I-promote ko muna tong product namin, is Kalinga Blend. Yan po, coffee pouch po yan, merong bulb. So yung freshness niya will stay. Meron din kaming Sagada Blend. Yan, Sagada Blend at yung pong ano, Benguet Blend. All coffee from the Highlands. Oh, napakasarap po niyan. Freshly grinded pala yung binibenta natin so far, but magkakaroon tayo yung may mga drips. Opo. Sugar. Ito, mas masarap to kasi. Yan, tatlo po yan. Tatlong, kanay. Kasi mali, ah. Nalaglag pa. Ayan, tatlo po yan. Yeah. Available na po yan. Mag-PM lang kayo sa baba. At yun sa mga OFW na gusto mag-business, well, this is the right time. Ito po, mag-connect kayo sa akin. And pwede kayo mag-rebrand ng ano ng products namin. Puro kape tayo kasi. We have to help. Napakasarap po ng brewed coffee with brown sugar. Yung 3-in-1 nyo sa inyo na yan. Dito. dark roast po silang tatlo. Again, Aram Coffee. And Benguet Blend. Ito yung Sagada Blend. At saka yung Kalinga Blend. We're helping the farmers actually. So, sana po, supportahan nyo rin itong ating produkto para naman marami tayong matulungan na farmers. Yan po, ha. Don't forget again, Aram Coffee po. Para sa mga OFW dyan na gustong magdala abroad, well, ito po. Pwede nyo yung dali sa abroad to. Yan. Yung pouch na yan. And good evening po sa mga OFW. Sumit pa. Kumakain kasi ako. Shoutout sa mga sulok naman daw. Just stay safe. Be healthy and be happy always. Yun lang po sikreto. Then the rest will be okay. Kahit na magsi-senior na kayo, wala pang maintenance sa mga katulad ko. Ayan. Basta masaya lang. Ang nagpapa-stress kasi sa buhay natin yung nangingialam tayo sa iba. Ang mga nangingialam dyan. Peace tayo. Topic ko ngayon. Wala akong topic eh. Ah, yun na lang. Yung para maiwasan yung stress, yung nangingialam. Well, ang naging norm na yata ng mga Pilipino yung pinupo na yung gawa ng ibang tao or something like that. Nangingialam nga. No, bakit po? Siguro kasi yung community natin is close together kasi, di ba? Katulad namin, makatira kami dun. Nasubdivide yung lupa namin before nila tatay. Nanay. Lupa nila tatay, nanay pala yun. Eh, patay na silang pareho. Di sa amin na yun. So, yung kapitbahay namin is just, anlapit eh. Nalapit nung kapitbahay namin. It's a few meters away. Mga 3 to 4 meters, ganun. Kapitbahay na. Yung isa nga, halos magkadikit ng ganun. Halos ano lang, less than 2 meters yung kapitbahay namin. So, dikit yung bahay. So, pag ganun kasi, maraming mosa tsaka moso. Sila yung nangingialam eh. Kasi pag nag-away doon sa kabilang bahay, dinig mo eh, gano'n lang yung pagitan, di ba? Skinita lang, kumbaga. So siguro yun, number one tip ko para hindi kayo ma-stress is ignore them. Simply ignore them. Bakit? O, nag-away sila. Si kumpare kasi, ganun. Kung ano na sinasabi. Kasi si kumpare, ganun. Diba? Kumbaga, ikaw, nai-stress ka, eh sila yung nag-away. So, why you put yourself in between or near them? Diba? Nangingialam ka kasi. Yung po, maraming ganyan. Peace tayo, ha? Hindi ko kayo kinukutsa or what do you call that? Hindi ko kayo pinipintasan or something like that. Naging norm na natin yun. Sinanay ko is ganun.
Kaya yun ang tambahan niya, butot balat lang. Netpiece na ya. Kilala ko niya, mabait si nanay. Hindi siya, no? Hindi siya chismosa. Napaka-chismosa. Hindi. simply po, ganito. Sabihin nyo, hindi naman ako pa-alamera. Ganito po, ha? Test yourself. May ginagawa yung bata. May inutos ka. May maglaba kayo. Then yung anak mo, nag-start na. Pinoy washing machine, and so on and so forth. Eh, nandun ka nakita mo. Yung mga halaman ko, kasi may halaman doon sa ibaba. Yung halaman ko, mama nga, blah, 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 blah. See, nangyay, alam ka. Diba, why don't you let your child do what you said? Simple test po yan, ha? Oo. Ando doon ka, nilagay yung batya, nilagay yung damit doon sa batya. Then tubig. Oh, bet ganyan. Dapat unahin sa mon bago yung tubig. Oh, see, nangyayalam ganon. Diba? Yan po yung simple way to test kung gaano ka mangyayalam. Tapos yung sa pagsasampay, even na yung pagbabanlaw, yan. Simple test po. Pag pinakialaman nyo yung task no, na binigay nyo sa anak nyo, then nangyayalam kayo. Simple po yan. Wala naman kayo, kuwari, magsaing ka. Saing nga na. Tapos, tinitingnan mo siya how from the start, paano niya hugasan yung bigas and so on and so forth. Tapos sabi mo, oh, wag ganyan, 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 ganyan. Oh, see? Hindi nangingialam ka. Simply po, para makaiwas tayo sa stress, just let it be. Kanta yun eh, hindi ito. Let it be. Dinelegate mo na yung task, then let your child do it. Kung may mali, then later on, anak, ganito, di ba? Mas mabilis yung ganito. After na magawa nila yung task na yun, di ba? Mas maganda. Ibig sabihin, hindi ka nang alam nun. Kasi pinabayaan mo siya eh. Ikaw, hindi ka na-stress during that time. Di ba? Kasi, inutos mo na, tapos titingnan mo pa. So, what's the use, di ba? Hindi ko na lang gumawa. Nangingialam ka kasi. Mga nanay ganyan eh. Nakapasaway. Peace mga nanay ah. Tsaka mga lola pala. Anak ko, doon nagmana yung mga nanay sa mga lola. Kasi nga yung lola gano'n nung araw. Naipasa doon sa mga anak. Ang kawawa ngayon yung mga apo. Iba yung pagsasampay. Luckily for me, si nanay, pinagabayan ako. So, walang bawal. Diba? And which is good. Kasi, I finished the task easily on my own. Sabi ko, mas okay to, mas makakatipid ako ng time doing that task. Diba? Kung susundin ko si nanay, yung proseso niya is, makaluma pa. But nowadays, iba na ang panahon and everything is so fast. Iba yung pati paglalaba. Dati kamay-kamay lang eh. Kaya ayun. Just tip sa sa mga nanay na pag may binigay kayong tas anak nyo, let it be. Pabayaan nyo siya. Observe lang po. Observe, ha? Ibig sabihin, sarado itong buha. Nakasipar yan. Mag-observe lang. Titignan mo lang siya, di ba? Tingnan mo lang ano yung ginagawa. Observe then. Kung meron kayong suggestion, tell it later on. Anak, ito ba? Suggestion lang ito, ha? Hindi ba mas maganda kung ganito, ganyan? Yung kasi nakapansin ko yung paglagay mo ng nang damit dun sa planggana, eh. Nauna yung dikolor sa puti. Oo. Yung ganung scenario ba? Itanong mo kay tatay, oh. Magaling niya maglaba. Magaling niya mawalan. Magaling niya magsaing.
wag lang akong paglutuin ng ulam, patay tayo dyan. Pero pamamalaan sa kaya namin yan. Pagsain, kaya yan. Yun nga lang, minsan, ano, yung medyo malambot, so, malata, sabi nga, well, that's good, masarap. Ang daling kainin, no? Konting nguya mo lang, yun. Tapos kagad. Tulad kagabi, ganun yung, ano, yung kanin. Kasi ako nagsain, gusto ko yung ganun. No, malata. Halos maubos ko na yung kanin, hindi pa ako mukha ng ulam. Kasi nga, yung kanin lang, sarap, sarap na. Di ba? Ayun, para tip ko po sa mga nanay, ma-test nyo yung sarili nyo. Bigyan nyo yung task sa yung anak nyo, then tingnan nyo kung meron kayong gagawin, kung magko-comment ba kayo during the time na ginagawa ng anak nyo yung task na binigay ninyo. Mga nanay, mga ano yan, mga mema ang mga nanay. may masabi lang. I hope natuwa kayo. Sa mga nanay, peace tayo. Ah. Alam ko, mahirap yung ginagawa nyo. Alam ko, superwoman kayo. And hopefully, mabigyan naman ng credit yung ginagawa ninyo. Lalo na yung mga mister ninyo. Hopefully, maging... hindi kayo may stress sa mga gawaing bahay. Mahingi alam, ha? Again, nandiyan lang po sa babae, subscribe link. This is Mr. Arnold. Subscribe, share, like, and comment po sa mga videos.